Kuya Jesus, ang mga dahilan ng pagkakasala ko'y tatanggalin ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa akin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito at nananalig sa akin." Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahuhulog ka sa impyerno. At kung ang mga mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahuhulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga bata, sa ebanghelyong narinig natin ang sinabi ni Kuya Jesus, kung ang mga kamay at paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. At kung ang mga mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang wala ang mga ito kaysa may dalawang kamay, paa, at mata na mahuhulog ka sa impyerno. Hindi literal na pagputol ng bahagi ng katawan ang tinutukoy ni Kuya Jesus, mga bata, kundi ang pagputol ng mga sanhi ng ating pagkakasala. Paano ba tayo nagkakasala? Nagsisimula ito sa ating mga pandama o senses, sa ating mga hindi magagandang nakikita o tinitignan, sa ating naririnig, sa ating mga iniisip, pinapapasok sa puso at ginagawa. Kaya nga, mabuti pang wala na lamang ang kamay, paa, hainga o mata kung ito ang nagiging dahilan ng ating pagkakasala, sapagkat ang pagkakasala ang nagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang mamatay sa mortal na kasalanan nang hindi nagsisisi at tinatanggap ang mahabaging pag-ibig ng Diyos ay nangangahulugan ng pananatiling hiwalay sa Kanya magpakailanman sa pamamagitan ng ating sariling malayang pagpili. Ang estadong ito ng tiyak na pagbubukod sa sarili mula sa pakikipag-isa sa Diyos at sa pinagpala ay tinatawag na impyerno. Ang kasalanan ay pagtalikod sa Diyos. Tinatalikuran natin ang Diyos sa tuwing tayo ay gumagawa ng masama tulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling, pang-aaway, pangbubuli, pagbibintang, hindi paggalang sa mga magulang, panunood ng malalaswang videos at pagkakalat ng chismis at iba pa.
Ang mga ito ay kailangan nating putulin upang maging maayos ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa at makapasok tayo sa langit. At magagawa lamang natin ito sa tulong ng grasya ng Diyos. Dahil sa biyaya, ang tao ay bumabaling sa Diyos at lumalayo sa kasalanan. Kaya tinatanggap ang kapatawaran at katuwiran mula sa itaas. Mahal tayo ng Diyos, lagi siyang nariyan at handa tayong tanggapin sa ating pagsisisi at paghingi ng patawad sa ating nagawang kasalanan. Lagi tayong magdasal at lumapit sa Kanya. Mga bata, para maiwasan natin ang paggawa ng kasalanan ay una, magdasal araw-araw at magsimba tuwing Linggo. Ang regular na panalangin ay makakatulong sa atin na maging malapit sa Diyos at humingi ng gabay sa araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagdarasal, maaari tayong humiling ng lakas upang maiwasan ang tukso at paggawa ng kasalanan. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia. Ang pagbabasa o pakikinig ng mga kwento sa Biblia ay magbibigay sa atin ng mga halimbawa ng mabuting asal at mga babala laban sa paggawa ng kasalanan. Pangatlo, sumunod sa utos ng Diyos. Mahalagang malaman at sundin natin, mga bata, ang mga utos ng Diyos. Ang pagsunod sa mga ito ay magbibigay gabay sa atin upang gumawa ng tama at maiwasan ang paggawa ng kasalanan.